siya. Shoutout sa inyong lahat, guys. So, ayan, biglaan lang din to, guys, sa pag-order. So, kararating lang. Six days siya. So, buksan na natin tong solar electric fan. So, sobrang init po talaga. Para makatipid rin ako sa kuryente, kaya naisip kong kung bumili rin ito. Kahit medyo may kamahalin. Ito siya, guys. So, ayan. Wala lang sanang damage. Para maganda. Either na pakialigaan kasi sensitive yung mga ganito. Ayan, ito yung solar fan niya, panel board niya, guys. Ito na rin yung stand niya. Ayan, sabay install na rin natin, guys. Pagka-shield niya, guys. So, hindi na bagsak-bagsak. Kasi minsan yung mga riders kasi, guys, hinahagis-hagis nila. Ayan. Hindi ko lang alam kung paano siya i-install. Pag-aralan ko muna bago ko install, mamaya ko na lang pakita sa inyo, guys. Yung electric pan na binili ko, solar, legit na legit. Nakabahan pa ako kanina, akala ko may damage, yung pala wala. At least napaandar natin, guys. Ayan siya, tsaka yung solar panel niya, guys, legit talaga. Ayan sa, so mapatak to ng mahal, mga nasa 2.6 siya, guys. So binabili ko lang siyang sale sa TikTok, guys. So sulit na sulit, malakas yung buga niya, talagang parang literal na electric fan, guys. Ayan, ito yung mga remote control, parang di naman gumagana tong remote control na ito. Kanina pa ako pindot ng pindot kanina, pero although gumana din. So hindi ko lang talaga kanina alam kung paano siya i-set up talaga. So hindi masyadong ano yung menu niya. So although maano yung menu, magulo. So okay, salamat sa seller. Ang importante gumana siya. Yan, guys. Hindi nasayang yung pera natin. Maraming salamat, guys, at magpapalam na po si Kung Fu. Bye-bye. Yan siya nga pala, guys. So ito yung kapagpatuloy nung
mga reviewer ko dito sa GT Super Plus model GT F18 fan solar po siya, bali portable yan, yung electric fan guys. So ayan. So kahit na ganito yung ano natin, yung klima natin, ay pagpatuloy pa rin po siya nagcha-charge, pero hindi ganun kalakas yung pagcha-charge niya. So although nagagamit natin yung solar fan natin, ang importante nagcha-charge siya kahit painit-init lang guys. So ayan siya. So yung solar fan pulan niya, saan ko nilagay guys? So bali nilagay ko dito. Ayan guys, kita ko sa inyo. Ayan po yung solar fan niya guys, yung sa baba. Ayan. So kagandahan lang dito guys, so mabilis din siya mag-charge ng cellphone. Ayan. Pag hindi nakabukas yung tawag dito, yung data ninyo, nakapatay lang yung cellphone nyo, sigurado mabilis naman siya mag-charge. Okay naman quality sa murang, medyo may pagkakamahal-mahal din po yan. So kung bibilihin mo talaga to, mahal to. Nasa yung sa ibang TikTok nasa 2.8, pero ang kuha ko lang dito is nasa 2.5 mahigit. 2.5 na lang sabihin mo. Isang tong 2.5 kasi ang nakuha ko, nabili ko to talaga nasa 2,400 plus talaga. 478 po ata yun. Yan. Magiging 2.5 na rin. Pero pag dito kasi yan, dito sa tawag dito, sa Sky Park, malapit po dun, mahal pong pagbenta nila. So 2.8 po, tapos yung isa is 2.6, yung wala pong ganito, wala pong chargeran, wala po siyang ganito, ito wala po siyang ganyan na pagsaksakan po. Bali ito po, yung isang ilaw ko po na ito ay old po ito, yung sa sinauna kong flashlight na may ganyan, nasira na po. Ayan guys, ayan, may ilaw siya. Ayan. Tapos yung isa naman, yung para talaga dito na isa, ay ito rin gumagana naman. Ayan po siya. Ayan. Hindi pa total yung naka-charge, kaya hindi pa siya umiilaw. So subukan natin patayin, tingnan natin kung iilaw. Ayan, umiilaw siya guys. So although hindi niya kayang pagsabayin kasi hindi pa totaling naka fully charged tong solar fan natin. So dahil sa mahina ngayon ang ano, ang pag-charge nung ano, pag-harvest nung yung init. So ang naano niya, konting liwanag lang. Wala po kasi masyadong init, makulimlim. Yan guys. Okay, may ilaw din siya. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang po nagtatapos ang aking vlog. So nung una ay akala ko kinakabahan pa ako, akala ko may damage niya kasi syempre yung mga iba pinagpapasapasan, kaya minsan hindi maiwasan itong ano natin. It's very sensitive yan, so buti na lang walang sira. At salamat din sa delivery boy na nag-deliver nito sa akin, dahil iningatan na ng maayos ang aking parcel na pumapatak na 2,000 mahigit. Okay, so dito na po nagtatapos ang aking vlog. So kung nagustuhan niyo yung mga content na ganito, ay ilalagay ko na lang po sa link yung sa description, sa comment section box, yung ano po kung saan po makakabili ng ganitong solar. Bye po.